Hello mga ka-RB TV, si Corix po ito. Welcome back to my channel. Sa episode na ito, pagbibigyan ko na ang isa sa pinaka-common na request or suggestion dito sa aking comments. Marami sa inyo ang nagre-request ng tutorial videos para sa mga kantang na-compose ko. Paano daw ba tugtugin yung ang tukin, you'll be safe here, umaaraw, umuulan, himala, at iba pa. So, naisip ko, para sa unang tutorial video, maganda siguro na simulan natin sa umpisang umpisa at ituro ko sa inyo ang isang kanta na naisulat ko bago ko pa nakilala ang mga naging kabanda ko sa River Maya, ang 214. It's a song I wrote when I was 18 back in my hometown, San Pedro, Laguna. Ituturo ko po ang piano intro nito dahil ang dami po sa inyo nagre-request nun. Kahit na may ilang tutorial videos na rin ako nakita dito sa YouTube na most of them tama naman. But I guess a lot of you want to hear it straight from the composer. Now, I'm not sure if this is exactly how I recorded it in the River Maya recording, but this is pretty much how I perform it live in my concerts. And in my concerts, this is actually one of my favorite segments kasi ilang notes pa lang yung tinutugtog ko. Ganda na agad ng mga reaction ng audience. When I wrote this, I dreamed for it to become a legendary, iconic piano intro. So I'm really thrilled na kumbaga parang it's one of those instances na nagkatotoo yung mga pangarap ko. Kumbaga mission accomplished. So I'm real thrilled that you guys dig that intro. When I wrote it, I think I was channeling some Beatles, like that George Martin piano in my life, and also a lot of Queen with their yung parang classical influence. And I really was listening to a lot of classical music at that time. There was a radio station that played classical music all day, and I was just really into that. So that's what I'm going to try to teach you guys today. But before that, please click the subscribe button if you haven't yet and click that notification bell so you won't miss other episodes like this. Alright? So, eto na po, 214 piano intro. Enjoy! Okay, so let's do this. Magpasensyahan nyo na yung finger positioning ko kasi hindi ako classically trained. Well, nagbasa ako ng notes pero hindi ako umabot sa grade, parang grade 1 lang sa note reading. Okay, so first things first, alamin natin yung chords ng 2-1-4. So the chords are G, D, E minor, B minor, C, D, G, D, E minor, D, C, D. Okay, yung start ng piano intro ng 2-1-4 ay dun sa buwelong chords, yung C, D, diba? So, 1, 2, 3, 4. Ganun ang start eh, okay? So, nagsistart siya sa C, D. So, paano ko siya kinuha? Dito ko siya kinuha. C, tapos yung D ay nandito. Okay, C, D, G. Naka-porma na ako dito sa G. Gets? Ito yung D chord. Makita mo, ito yung D chord, right? Pero yung bass ko nandito sa F sharp. Okay? Tuloy natin. Okay, ulitin natin. C, D, G. E minor to. Dumaan lang dito. Passing note to. Naka-form ang E minor ako. Tapos B minor. Tapos C. Ulitin ko to. C lang yan na may dinadaanan dito na mga passing.
Okay. So. Okay, kakasunod pa kayo. So, ulitin natin. C, D. Yun pala, sa B minor. Okay. So, lilipat ako sa G. Dito mas mababaw na actually. Dito pa lang lumilipat na ako. Dito sa part na to, much lower pa. Inuulit ko lang to. Nakaganyan lang yan. Nakaganyan lang. Octave yung tawag dyan. Okay? So, review ulit natin, no? Pabagalan ko. C, D, tapos G. Or to D yan, no? Kung makikita mo. So G, D, E minor, tapos D. Okay? One last time. Ayan. Okay. Actually, itong part na to na tinugtog ni Nathan sa bassline sa River Maya recording, dun sa original composition ko, kasi may recording na ako nito eh, na puro keyboards lang, before I met my bandmates. Piano siya. I mean, keyboard melody siya. So, meron ng... Ganon. Yung original. Tsaka parang horn sound yung ginamit ko doon na synthesizer. Very new wave or yung mga instrumental na music noon. Ganun yung sound niya. Okay. So, yun yung piano intro na 2-1-4. Ulitin ko one last time. There you go. I hope you enjoyed that episode. Kung nag-enjoy po kayo ng episode na yan, nako, siguradong mas mag-enjoy kayo sa next episode. Maraming pong tao ang nagtatanong sa akin over the years kung ano daw ba talaga ang ibig sabihin ng 214. What does 214 mean? Yan po ang susubukan kong sagutin
sa next episode. Isang tanong na talaga namang kahit nasan ako, tinatanong talaga sa akin ng iba't ibang tao from all walks of life. So make sure you don't miss that episode. If you haven't subscribed to the channel yet, please click the subscribe button para paglabas ng video, makita nyo agad. Don't miss it. So yun lang po muna for now. Hanggang sa muli. Corix po. Peace. Alam nyo ba, isa sa pinaka-tinatanong lagi sa akin ng mga tao ay, Corix, ano ba talaga ibig sabihin ng 214? Ma? Saan ka? Hi, Ma. I have a surprise for you. So, nasulat ko yung 214 nung 18 ako. That means dito ko siya nasulat. I'm outside atrium. Place that's very significant sa story ng hindi lang ng 214 kundi ng River Maya mismo. Life is short, my darling, tell me that you love me.